kanin. Hindi nga siya kumakain eh. Hindi siya kumakain. Bye, Ethan. Bye, Joy. Bye, Ethan. Bye, Joy. Hello, Kakden fans! Kamusta po kayo? Bago po ang ating mga items, mga kasombreros. Sa managahanap po kay Sir Alden nung tinanggap ni Queen Catherine, mga kasombreros, ang Rising Star Award from International Asian World Film Festival, mga kasombreros, na Snow Leopard. Namimili po siya ng regalo sa bodega. Hindi, joke lang po, mga sombreros. Gumala sila, hindi ko alam eh, parang importante yung pinuntahan nila, mga sombreros, ni na Mama Ten. Kasi parang gahol na sila sa oras. So, kasi talagang kaliwat kanan ng kanilang kumbaga papagpunta sa ibang bansa. Like, meron pa sila sa Middle East, meron pa sa Europe, mga kasombreros, no? Kagaya ng pina-flash natin sa ating YouTube channel na mula mismo sa Facebook page ng Star Cinema, mga kasombreros, na mga schedules nila. So, kaliwat kanan. So, tapos parang limited lang talaga yung oras nila. So, parang namili or parang may pinuntahang importante rin si Sir Alden, kung kaya hindi siya nakasama dun sa kumbaga pa sa pag-award or pagbigay ng award, mga kasombreros, kay attorney. So yun po, no. Pero yun po, no, unang item natin, mga kasombreros, ito, no, sobrang kulit nito, mga kasombreros, no. Pareho pala ng tawa sina nang sina Queen Catherine at saka si Pops Alden, mga kasombreros. Sobrang nakakatuwa ito kasi papanggan niyo mamaya, mga kasombreros, no. Sobrang ang kulit nito. Parang pareho ng hagdik. Parang madadala kayo, mga kasombreros, ng kanilang tawa. And then ito, si Direk Cathy, mga kasombreros, since nung paggawa nila, no, behind the scene ito sa Hong Kong na eksena, mga kasombreros, si Pops Alden. Kasi diba naunang nag-shoot, mga kasombreros, si Pops Alden, parang first week or second week, or yeah, second week, mga kasombreros, ay pumunta na siya ng Hong Kong para i-shoot yung natitirang kumbaga pa eksena nila doon, mga kasombreros. And ang kulit kasi si Direk Cathy, yung kumbaga pa nag-act na si Catherine, mga kasombreros, no? Tapos todo emotion din siya, and then si Ma'am Carmine at saka si Ma'am Tala, mga kasombreros, ay nasa likod din po, no? Sila Sam and so on. So ang kulit lang din, mga kasombreros, so, mamaya panoor natin na walang voiceover po. And then ito, ang kulit din ito, mga kasombreros, kasi mga artista na kumbaga pa na nag-support, nanood, mga kasombreros, ng Hello Love Again. Tapos hindi ko kilala yung ito, magandang to, para siyang ano, combination ni Yasi Pressman. Comment po kayo kung sino to, mga kasombreros, ha. Parang combination ni Yasi Pressman at saka ni Ma'am Donalyn Bartolome, na mga vloggers din sila, mga kasombreros. And then syempre, no, yung Francef nandito rin po, mga kasombreros. And then itong tatlo, no, hindi ko kilala, sorry, pa-comment naman po, mga kasombreros. And then si na Ma'am Kailin, no, nako, so, si Ma'am Kailin pa ba magpapahuli, mga kasombreros? Syempre hindi, si Ma'am Kailin at saka si Sir Kobe Paras, mga kasombreros, na kanyang boyfriend. And then si ano, si tawag dito, si ano to, friend to ni ano ni Ma'am Catherine, mga kasombreros, Gonzales ang last name nito, nitong kasama niya, mga kasombreros, na naka hindi ko alam kung naka light green or apple green ba ang kulay na ito, mga kasombreros. Pero yun po, mga kasombreros, no, abang-abang pa tayo sa mga updates, lalong-lalo na po sa mga nagtatanong ng mga schedules po ng tawag dito, ng mga international screenings. Minsan nagpo-post ako sa comment section, paki-check na lang po, mga kasombreros. And then kung gusto nyo rin po ay visit nyo po yung Star Cinema na Facebook page, mga kasombreros. Type nyo lang ABS-CBN Starman Film Production tapos Star Cinema. Tapos makikita nyo din, mga kasombreros, ang pinapost din nila na kumbaga pa ng mga schedule. So yun lamang po, no, enjoy po tayong panoorin, pagpalain po kayo. Bye, Ethan. Bye, Joy. Bye, Ethan. Bye, Joy. Ethan, babay na. Babay pa ba to? Hanggang magtagpo na uli ang mga futures natin, di ba? Di ba sabi nila, time stops, we don't use it? Gamitin na natin para mapabilis yung oras. Let's go! Excited na akong makarating dun sa future na magkasama tayong dalawa. Time starts!
lahat po. Hindi nga siya kumakain eh. Hindi siya kumakain. Para po sa ating Word of God, mga kasembreros, ay pagpapatuloy po natin yung ating topic na sobrang ganda. The People Pleaser Trap. Isa ka rin ba sa mga, kumbaga pa, gusto mong i-please lahat ng tao para magustuhan ka nila, para maging masaya sila sa'yo, para magustuhan ka nila, para ma-accept ka nila, para i-appreciate ka nila, para mahalin ka nila, gagawin mo ang gusto nila lahat para magustuhan ka nila. So ikaw rin ba ay isa sa mga ito? So the Lord is telling us that it is Satan's trap, mga kasombreros, no, ang pagiging people pleaser. Sabi nga natin, hindi masama na kumbaga pa, sometimes we accept people's opinions, people's appreciations, or kumbaga pa, yun ang desire natin, but not all the time. Okay? Kasi hindi sila yung nagmamayari ng ating desisyon, nagmamayari ng ating buhay, nagko-control sa atin. Okay? Meron tayong sariling desisyon, sariling plano, sariling choices, and syempre nandyan ang Diyos na gumagabay sa atin through His Holy Bible. That is why it's really important, mga kasambrados, na magbasa po talaga tayo ng Biblia, kasi ito po yung ating basic and kumbaga pa complete instructions ng buhay, mga kasambrados. Huwag po nating isipin na yung libro, yung Bible, mga kasambrados, ay sa simbahan lamang ginagamit. Mali po yun. As much as possible, and sana nga, no, sa tahanan natin, meron talaga tayong hard copy ng Bible. Apart from meron tayo sa cellphone, no, sa mobile app natin, mga kasambreros, ng Holy Bible, ay dapat meron tayong printed. Kasi ang pamilya na nakasentro sa Diyos ay ang pamilya na puno ng pag-ibig. Okay? Kasi hindi magahari si Satanas, mga kasambreros, kapag tayo ay busy sa kaka-Holy Bible, kapag kababasa, mga kasambreros. And then, kumbaga pa, sundin, mga kasambreros, kasi it doesn't end with just reading the Bible. It is, kumbaga pa, fulfilling, doing, working, obeying the Lord, mga kasambreros. So kung kaya, hindi po para sa banal na ang Biblia, para sa ating lahat na makasalanan. Kasi makasalanan tayo, that is why we need the Bible. We need His Word, mga kasambreros. Kasi kung banal ka na, pwede ka na hindi mag-Biblia. Okay? So yun po yung as simple as that, mga kasambreros. So sabi natin nakaraan ay dahil yung ating buhay, ang ating mga nerves, ang ating mga kalamnan, ang tissues, ang organs natin ay naka-wired na, kumbaga pa, dinisenyo na ng Panginoon, pinrogram na ng Panginoon, mga kasambreros, na tayo po ay nakasentro sa relationship. Okay? Whether it's a family relationship, husband and wife relationship, kids to parent relationship, and then parent to kids relationship, or mother and daughter relationship, or friendship, mga kasambreros, na relationship, mga kasambreros, magkaibigan, o followers, and then yung vloggers, and then yung subscribers, and then yung mismong content creator, and so on. So, classmates, no, kumbaga pa yung ating buhay dito sa mundo ay umiikot, mga kasambreros, sa relationship, any kind of relationship, whether sa school, whether sa trabaho, no, relationship din ang tawag doon, mga kasambreros. So sabi dito, there is nothing wrong with our desire to be accepted, okay, appreciated, and approved by other people. So walang masama, okay? Parati nang gaya natin isasabi na walang masama, mga kasambreros, na gustuhin mo at i-desire mo na magustuhan ka ng ibang tao, ma-accept ka nila, ma-affirm ka nila, mahalin ka nila, and appreciate ka, mga kasambreros. In fact, without the affirmation of others, we never fully blossom into our full potential. So parati nating tatandaan na kumbaga pa, katulong din ang mga tao sa paligid natin na mag-a-affirm sila, mag-a-appreciate, may kind words, may positive words na sinasabi, no? Kumbaga pa, katulong yun, instrument yun sila ng Panginoon, mga kasambreros, so that magiging, kumbaga pa, magiging fruitful din tayo, maging productive tayo, mga kasambreros. Kasi yung affirmation, sinabihan mo lang katrabaho mo, ayun, galing-galing mo naman. So parang sila magiging masigasig palalo. Like yung anak mo, no, sabihin mo na, ang bait-bait naman ng anak ko, masipag, ganyan-ganyan. So ang asawa mo, ganun din, sobrang bait. Yung kapatid mo, for example, ganun-ganun, magulang mo. So kailangan natin yung ganun, mga kasambreros. Kaya hindi yun masama. Pero kapag lumagpas na tayo sa boundary na all the time na lang, always na lang tayong hihingi ng kanilang approval, hihingi ng kanilang affirmation, hihingi ng kanilang acceptance or na acknowledgement, for example, doon na po tayo kumbaga pa natatrap.
na nasisilo o nalilinlang o na bumibigay at nagiging biktima ng kain, mga kasombrero. Sabi dito, our growth is stunted. We can only become what God created us to be with the help of others. So, ganun nga, no? Kasi ang, let's say, kapatira natin sa church, no, gagamitin yan sila ng Panginoon so that we can be accepted, we can be loved, we can be appreciated, we can be acknowledged, and we can be, kumbaga pa, growing in a sense na intended or plano ng Diyos sa ating buhay. He will use other people in order for us to grow and grow mature, mga customers, and develop yung kumbaga pa intended for His design na maging tayo, mga customers, bilang mga anak niya na magtagapagmana ng kalangitan, mga kasembreros. Alright, so that is it for the meantime, mga kasembreros. Sana nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, supreme, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros. And paalam po. I love you.